Normal lang nga sa pamilyang Pilipino ang kadalasang hindi magkasundo, ang mga biyenan at ang mga manugang. Iba't iba ang rason, iba't iba ang dahilan. Minsan, atensyon, minsan pagmamahal, kadalasan, pera. At iba pang material na bagay. Tunay nga namang napakahirap kapag hindi magkasundo ang dalawang ito, ang biyenan at ang manugang. Minsan, kaya tuluyang naghihiwalay ang mag-asawa ay dahil sa isyong ito. Para sa mga biyenan, parang pabigat lamang ang manugang niya, lalo na kung wala nga itong trabaho at parang asa nga lamang daw sa asawa. E paano nga naman daw hindi aasa, OFW ang asawa? Hindi maiwasang sa isipan nga ng mga biyenan, ituring na kalaban at kaaway ang kanilang mga manugang. Isang araw, "O Larry, baka naman makalimutan mong usapan natin pagsakay mo, ha? Naku, humanda ka sa akin, bata ka." Ang sabi ni Larry, "Hindi po mangyayari yun, inay. Pangako ko po sa inyo, agad ako magpapadala sa inyo." "Kayo pa ang makalimutan ko?" Habang nag-uusap nga ang mag-ina, narinig ang kanilang usapan ng asawa nga ni Larry, si Mean. Maya-maya pa? "Oh, ano yun? Anong pinag-uusapan ninyo?" "Alam mo kung ako sa'yo, Larry, unahin mong bayaran yung mga utang natin. Lumalaki na ang interest noon. At saka, bakit hindi mo kayang sabihin sa akin yung pinag-uusapan nyo ng inay? Ha? Asawa mo ko. Asawa mo ko, Larry. Hindi ko na ba maaaring malaman ang pinag-uusapan yung dalawa? Aba, ibang klase ka." Ang sagot naman ng kanyang asawa, "Bakit naman, Mean? Inay ko yun. Ano mang pag-usapan namin, labas ka na doon. Pero kung gusto mong malaman, pwede ka naman magtanong." Ang sa akin lamang naman, bago mo subukang alamin yung mga bagay na kung tutuusin, wala ka dapat kinalaman. Bakit hindi mo unahing alamin yung mga pangangailangan ng mga anak mo? Sa eskwelahan, di ba? Yung tungkol sa mga utang, hindi mo kailangang ulit-ulitin sa akin araw-araw. Mean, may isip naman ako. Alam ko mga bagay na iyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko iiwan sa'yo ang responsibilidad ng pagbabaya doon. Nakapagluto ka na ba? Oh, nakapaglaba ka na? Hindi pa? Sinasabi ko sa'yo eh." Yan ang sabi ni Larry sa kanyang asawa. Pero ang tugon nito, "Aba, ibang klase ka pala, Larry. Dapat hindi ako ang pinakasalan mo kung kasambahay at yaya ang kailangan mo. Ito ba ang klase ng buhay na ipinangako mo sa akin? Parang hindi naman ito. Parang hindi ito, Larry." Ang sabi ni Larry, "Mean, anong sinabi mo? Bakit ikaw yung pinakasalan ko? Grabe kang magsalita, ah. Grabe kang magsalita. E samantalang kung tutuusin, nakasalamang tayo dahil sa mga magulang mo. Ayaw mo ba? Ha? Ayaw mong alagaan yung mga anak natin? Unahin ang kanilang mga pangangailangan? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang kanilang ina. Ako bilang ama, ginagampanan ko ang aking mga responsibilidad. Sana ikaw rin." Palagi na nga lamang ang tema ng pag-uusap ng mag-asawang ito ay ganito. Nakailang sakay na nga ng barko itong si Larry pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang maayos na ipon. Hindi pa rin maiwasang sila'y magtalo. Bukod sa wala nga silang maayos na koneksyon, itong nanay nga ni Larry, palaging nakaabang sa kanyang ipapadalang pera buwan-buwan. At dahil parang napakaliit na nga ng tahanan ng iyon para sa kanilang lahat, naglakas loob na nga si Mea na kumuha ng hulugang lupa at bahay upang sila'y makabukod na nga sa bahay ng kanilang biyenan. E paano nga namang hindi mahihirapan? Halos lahat ng bills at bayarin, lahat ng mga kailangang bilhin sa bahay ng nanay nga ni Larry, ay sila lahat ang gumagastos. Matagal lang patay ang ama ni Larry.
Ang hindi magawang tanggapin nga nitong si Mean, maging ang mga kapatid nila rin nahiwalay sa asawa, siya rin ang kumakargo ng mga pangangailangan. Masyadong inabuso ng mga taong ito si Mean. Ito ang nagtulak sa kanya upang kumuha ng sariling tahanan. Kaya lang, nang malaman nga ito ng kanyang asawang si Larry, ang sabi nito, "Ano? Kumuha ka pa ng hulugang bahay? Mean naman, ang hirap mong kausap eh. Ang hirap mong unawain. Kung tutuusin, kasya naman tayo sa bahay na yun, hindi ba? Bakit ang arte-arte mo? Akala mo naman, ikaw ang magbabayad ng mga bayaring yan. Pahirap ka lagi sa akin eh." Ang sabi ni Mean, "Larry naman, hindi ka ba naaawa sa mga anak mo? Aba, may mga pagkakataong hindi na nga sila makakain ng maayos. Lahat inuubos ng mga pamangkin mo at ng mga kapatid mo. Maging yung mga tago ko para sa kanila, ginagalaw din nang walang pasabi. Ultimong pang-ulam para sa tanghalian. Ultimong para sa lunchbox ng mga bata. Pati mga laruan. Anong klase kang ama na ipinipilit mo ang mga bagay na ito kahit na alam mong hindi naman pwede? Bulag ka ba?" Yan ang sabi ni Mean sa kanyang asawa. Pero itong si Larry, tumalikod na nga lamang at hindi na nga nagsalita pa. Ilang araw pa ang lumipas, nakaalis na nga si Larry. Hindi man lamang malaman ni Mean kung bakit ganoon ang kanyang pakiramdam. Parang may mali. Parang ang laki ng kanyang kaba sa puso sa pag-alis ng kanyang asawa ngayon. Parang kakaiba ito sa lahat ng mga pagkakataong siya'y umalis. Dumaan ang isa, dalawa, tatlong buwan, ni isang tawag o text, ni isang video call, hindi nagawa ni Larry. Ang kanyang mga pinagkakautangang 5-6, nagsadya na nga sa kanilang bahay at si Mean ang napapahiya sa mga ito. Wala naman siyang ibabayad, wala siyang ibibigay, ni wala pang padala ang kanyang asawa. Sinubukan niya itong tawagan pero parang hindi na nga ito attended. Iba na ang SIM card ni Larry, dahilan upang hindi na nga siya matawagan ng kanyang asawa. Hindi man lamang niya sinabi ang dahilan. Napag-alaman nga lamang nitong si Mea na iba na ang SIM card nitong si Larry dahil nagpunta nga siya sa agency. Iba na ang kanyang contact number doon. Hindi na nga niya malaman ang kanyang gagawin. Said na nga ang mag-iinang ito. Malapit na muli ang pasukan. Palibhasa, hindi nga makontak ang kanyang asawa, nagsadya na nga ito sa bahay ng kanyang biyenan. Ang sabi ng kanyang biyenan, "Aba nga naman, tamo nga naman Mean, ano to himala? Anong ginagawa mo rito? Ikaw pala'y nakakaalala paano?" Ibang klase ka rin. Kapag hindi mo makontak ang asawa mo, dito ka dumediretso. "Hindi ba't sabi mo nga dati, kayo na ang pamilya? Hindi ba dapat ikaw ang may alam kung nasaan siya ngayon? Ikaw dapat ang may alam kung paano siya makontak." "Ano?" Yan ang sabi ng kanyang biyenan. Ang sabi ni Mean, "Inay naman, hindi naman po sa ganoon. Nagbabaka sakali lang po ako na baka tumatawag po siya sa inyo. Ilang buwan na po siyang nakaalis pero wala po siyang kontak sa amin. Ni tawag, video call o chat, wala po kahit isa, kahit sulat man lamang. Bilang asawa, nag-aalala po ako sa kanya." Yan ang sabi ni Mean. Pero ang sabi ng kanyang biyenan, "Ikaw? Nag-aalala sa anak ko? Sa kanya ba o sa pera niya? Mamili ka." Siyempre, nasaktan si Mean sa sinabi ng kanyang biyenan. Ang sabi niya, "Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi naman po ako mukhang pera. Ang sakin lamang po ay sa magandang kinabukasan ng mga anak namin." "Inay, malapit na po ang pasukan. Maliit na mga uniform nila, hindi ako makapagpagawa. Wala man lamang sapatos. Sira na ang kanilang bag. Saka inay, yung mga pinagkakautangan ni Larry, ako po ang pinupuntahan malamang. Ako ang asawa. Naniningil na po sila pero wala akong maibigay. Anong gagawin ko?"
ang sagot ng kanyang biyenan. Eh anong gagawin ko? Anong pakialam ko? Hindi ba't magaling ka? Hindi ba't dapat confident ka? Ikaw ang pinili, hindi ba? Maya-maya pa, nagsalita na ang mga hipag ni Mean sa loob ng bahay. Nay, ang aga-aga, sino ba yan? Aba, ang donya. Parang naligaw ka yata, Mean. Anong ginagawa mo rito? Ano? Ha? Huh? Wala ka na rin asawa katulad namin? Buti nga sa'yo. Dali mo. Nahiwagaan naman si Mean sa sinabi nga ng kanyang hipag. Anong sinasabi niyang wala na siyang asawa? Nais man niyang magtanong, hindi na nga niya nagawa dahil pinagsarahan na nga siya ng pinto ng kanyang biyenan. Ang kanyang mga hipag patawa-tawa sa loob ng tahanan. Umuwing luhaan ang babaeng si Mean, hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Ang kanyang panganay na anak, graduating na nga ng junior high school. Sayang naman kung titigil pa ito. Ang kanyang bunsong anak, elementary naman. Habang pauwi na nga ng bahay itong si Mean, nakita nga siya ng kanyang kumare. Nagulat ito sa kanyang mga sinabi. Mare, saan ka ba nanggaling? Nanggaling ako sa inyo. Totoo ba ang balibalita? Hiwalay na kayo ng asawa mo? Paano kung hindi iisipin yun, Mare? Nakausap ko ang pinsang kong Siman. Nakasabay nga raw niya sa agency itong asawa mo ilang buwan na nakakalipas. Aba, ay tuong ipinagmamalaki daw sa kanya ang litrato ng isang babaeng Amerikana. Naiibig raw niya. Ito raw ang kanyang bagong kasintahan. Nung una akala ko nagbibiroan lamang ang dalawa. Nagyayabangan, katulad ng dati. Pero iba, dahil sa litratong iyon, magkayakap ang dalawa, ang asawa mo at ang Amerikanang iyon. Ang sabi nga raw ng asawa mo ilang buwan na nga silang magkasintahan. Mag-iisang taon na. May pa-LDR-LDR pag nalalaman. Yan ang sabi ng kumari nga ni Mean. Si Mean, hindi makapaniwala. Dahil ang kumaring kausap niyang ito, alam niyang matabilang dila, alam niyang chismosa, pero lahat ng kanyang ibinabalita ay tunay at may ebidensya. Ang dagdag pa nga ng kanyang kumare, nung isang araw lamang daw, itong kanyang biyenan nasa may loob ng LBC. Tumatanggap ng padala mula sa abroad. Eh sino pa nga bang magpapadala ng pera mula sa abroad, hindi ba? Eh di yung kanyang anak na si Larry. Noon lamang niya na-realize na mukhang pinagkakaisahan nga siya ng kanyang asawa at ng kanyang biyenan. Kaawa-awa si Mean at ang kanyang mga anak. Ah, kaya naman pala. Hindi pa siya nakakaalis ng bansa noon ay iba na ang kanyang pakitungo sa kanyang misis. Kaya naman pala laging may lihim na usapan ng mag-inang ito na hindi maaaring malaman pa nitong si Mean. Kaya naman pala. Pag-uwi nga niya ng bahay, tahimik lamang ang kanyang dalawang anak. Alam niyang hindi pa nga sila kumakain ng tanghalian. Pagpunta nga niya ng kusina, hinanap niya ang bigasan. Isang lutuan na nga lamang ito. Hindi na aabot ng bukas. Ang wallet niya, wala ng 100 piso ang laman. At ngayong alam na nga niya ang buong katotohanan, malaki ang chance ng ang kanyang panganay ay mapatigil ang pag-aaral. Masakit man pero wala silang pagpipilian. Pero syempre, hindi niya para ipakita sa kanyang mga anak na siya'y nahihirapan. Napakabilis ng panahon, dumating ang kaarawan ng kanyang panganay na anak at dumating nga ang ninong nito. Ang ninong ng kanyang panganay ay isa ring seaman. Naikwento nga ni Mean sa kanyang kumpare ang kanyang problema. Inabutan naman siya ng kaunting tulong bilang awa sa kanilang pamilya. Naikwento niya nga kay Mean na itong si Larry noong pa lamang binata pa ay ganoon na nga sadya ang ugali. Akala nga niya nung mag-asawa ito'y nagbago na ito. Lalo palang lumala. Mga ka-Vonimalia, naniniwala ba kayo
cheater is always a cheater. Ang manloloko, makalipas man ang ilang panahon, manloloko pa rin. Anong inyong komento sa bagay na yan? Comment down below. Nang makaalis ang kanyang kumpare, kahit papaano, nabuhayan nga ang loob nitong si Mean dahil sa tulong ng kanyang kumpare. Binigyan siya ng sapat na pera upang magastos para sa kanyang mga anak. Nakakahiyaman, pero wala siyang pagpipilian. Gagamitin niya ito upang makapagpatuloy ng pag-aaral ang kanyang mga anak at upang hindi na nga mapatigil pa ang kanyang panganay na si Jeff. Palibhasa nga ay high school na ito, malawak na ang kanyang pangunawa kahit papaano. Malamang, may ideya na nga siya sa ginagawa ng kanyang ama, hindi lamang niya madiretso. Kesa ilihim ang lahat sa kanyang anak, nagpa siya itong si Mea na ipagtapat sa kanyang panganay ang buong katotohanan. Sa saglit na panahon, nabasag ang imaheng binuo ni Larry sa isipan ng kanyang mga anak. Ngayon, hindi na nga iniidolo ni Jeff ang kanyang ama. Ang problema sa kanilang sitwasyon, itong si Mean, walang ibang hihingan nga ng tulong. Matagal na nga siyang ulila. Meron siyang dalawang kapatid, pero ang buhay nga nila ay di hamak na mas mahirap pa sa kanyang buhay ngayon. Kaya nakakahiyaman, sa tulong ng mga ninong at ninang ng kanyang mga anak, nakakaaho naman sila pa unti-unti. Halos buwan-buwan, pumupunta itong si Mean sa agency upang mag-report kung nakontak na ba ang kanyang asawa. Dahil hanggang sa ngayon nga, wala pa rin silang ideya kung nasaan nga ito o kung sino bang kasama nito o kung buhay pa ba ito. Halos lahat ng maaaring event at ilako, ginawa na nga ni Mean. Pagkain, damit, cosmetics, pati pag-ahente, pinasok na nga ni Mean. Maging yung mga taong pinagkakautangan nga ni Larry, naawa na sa kanilang pamilya. At doon na nga sa bahay ng kanyang ina pumupunta. E paano ngayon yan? May binabayaran pa silang rento o na bahay. Sa awa ng kumari nga ni Mean, binigyan siya nito ng mga frozen food na maaari niyang ibenta rin, pagkakitaan. Binigyan pa siya ng sapat na pera, pangpuhunan. Ang sabi pa nga niya, kahit wag nang bayaran. Ilang taon na kasi ang nakakalipas nung itong si Larry at Mean ay bagong mag-asawa pa lamang. Wala pa silang anak, nangangailangan din itong kumarit kumpare nga nila. Si Mean gumagawa ng paraan upang matulungan ang mga ito. Tuwing nagpapadala ang kanyang asawang si Larry galing abroad, nag-iipon ng sapat na pera itong si Mean upang maipautang sa kanyang kumarit kumpare. Itong bagay na ito ay lihim sa kanyang asawa. Mahirap yun para kay Mean dahil bawat padalangan ng kanyang asawa, palaging kahati pa ang kanyang biyanan. Agad namang nakakabayad ang kanyang kumarit kumpare. Ganoon pa man, malaki rin ang kanilang utang na loob dito kay Mean. At ganoon na nga ang nangyari sa buhay ng mag-iinang ito. Dumaan pa ang ilang mga taon. Itong kanyang biyenan ni hindi makaisip na bumisita o makita man lamang ang kanyang mga apo. Si Larry hindi man lamang tumatawag, walang sulat, walang chat, walang kahit na ano. Iniwan niya sa ere ang kanyang mag-iina. Kapal ng mukha, hindi ba? Nakita ni Mean, napakataas ng mga grado ng kanyang anak na panganay. Ganoon din ang kanyang bunsong anak. Lahat sila nagsisipag sa buhay. Hangga't ang panganay ni Mea na si Jeff ay nakapagtapos ng electrical engineering. Ilang taon pa ang lumipas, itong si Jeff, pagkatapos ng lahat ng paghihirap, ngayon ay isang ganap na engineer na. Isang tunay na inhinyero. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hanggang sa ngayon, meron pa rin siyang kinikimkim na sama ng loob sa kanyang ama na hindi naman talaga maiiwasan, hindi maitatanggi. Malaki din ang kanyang sama ng loob sa kanyang mga tiyahin at lola dahil alam niya. Alam na alam niyang halos buwan-buwan may dumarating na bagahe sa kanilang bahay na mula sa abroad. Imposible itong maitago
Nakikita niya ang bawat post ng kanyang mga pinsan. Kahit pasabihin hindi itag itong si Larry, malamang doon nga ito galing. Subalit katulad nga ng payo ng kanyang ina, kalimutan na ang galit na yan. Mag-move on na lamang. Dahil anumang tindi ng galit niya, hindi na nga babalik pa si Larry. Walang dahilan para mainggit pa. Anumang material na bagay ay hindi naman talaga magtatagal. Ang magaling pa'y magsumikap na lamang sa buhay upang kahit papaano ay makasurvive. Sa tulong ng Panginoon. Naging malaking tulong kay Jeff ang payo ng kanyang ina. Kaya hanggang sa ngayon, matibay ang kanyang loob. Hanggang isang araw na-realize nga nitong si Jeff na buo na ang kanyang loob na mag-abroad. Nais niyang mga ibang bansa. Buo na nga raw ang kanyang pasya. Siyempre, hindi na nga bata itong si Jeff. Hindi na nga siya para pigilan pa ng kanyang ina. Suportado naman siya ng kanyang ninong at ninang. Tiwala naman si Mian na kaya na nga ni Jeff ang kanyang sarili. Kaya, hinayaan niya ito. Sa dami ba nga naman ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay, sapat na itong dahilan upang mas magsumikap nga siya para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Kaya lang sa matagal na panahon, kinikimkim pa rin niya ang kanyang galit sa kanyang ama. Mabuting tao naman si Jeff, pero hindi mo nga siya masisisi kung meron pa rin siyang galit sa kanyang puso. Doon sa Dubai, nakapagtrabaho nga itong si Jeff. Malaki ang kanyang sahod. Siyempre, talento ang binabayaran doon. Ang talino nga niya at ang kanyang galing. Wala pang isang taon sa kanyang trabaho, kitang-kita mo na ang pagbabago ng kanilang buhay. Lahat ng mga utang, nabayaran na. Ang bunsong kapatid ni Jeff, tapos na nga rin ang kanyang pag-aaral. Makalipas pa ang isang taon, pareho na nga silang may magandang trabaho. Ngayon, ang mag-iinang ito, may kanya-kanya na ngang ipong pera. Palibhasa ay mahusay sa kanyang trabaho itong si Jeff na kailang balik nga siya sa bansa ng mga Arabo. Ganoon pa man, wala pa siyang balak mag-asawa. Nauna pang mag-asawa ang kanyang bunsong kapatid, pero okay lang yan para kay Jeff. Suportado niya ang kanyang utol. Sa pagkakataong ito, si Mian nakapagpahinga na. Ngayon, nagnenegosyo na nga lamang siya sa harap ng kanyang tahanan. Maganda na ang kanyang bahay. Ilang taon na lamang, tapos na nga itong bayaran. Di ba nga, rent-to-own nga ito. Ngayon meron na nga siyang mga iniindas sa kanyang katawan. Talagang napapanahon. Panahon ng Kapaskuhan. Ramdam na ramdam nitong si Mian ang kanyang kapayapaan. Maraming kaibigan, walang kaaway. Malusog at malakas pa ang kanyang mga anak at balita nga niya ang asawa ng kanyang bunsong anak nagdadalang tao na. Muling lalaki ang kanyang pamilya. Hanggang isang hapon, nakarinig nga ng katok sa pintuan itong si Mian at nang buksan niya ito, nagulat nga siya sa kanyang nakita. Si Larry, nagbabalik. Matanda na ang kanyang katawan malamang, namamayat na rin si Larry. At mukhang hinahanap niya ang kanyang mga anak. Pinupuri pa niya ang bahay na tinitirahan itong si Mian. Ang nais nga niyang mangyari ay tulungan siya ng kanyang mga anak dahil meron na nga daw siyang iniindas sa kanyang katawan. Hindi ito basta karamdaman. Kailangan niyang magpa-dialysis. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito na magpakita sa kanyang mag-iina na parang wala nangyaring hindi maganda. Pagkatapos ng kanyang ginawang pag-iwan sa ere, hihingi siya ng tulong? Hihingi siya ng suporta? Gusto man siyang sampalin sa bunutan at saktan itong si Mian? Naawa na nga lamang siya dito. Si Larry, ang lakas ng tama, iniabot ang kopya ng kanyang QR code para sa kanyang GCash at ang sabi nga niya, ipadala na nga lamang sa GCash code na iyon ang perang kanyang kailangan. Sa tunog ng kanyang pagsasalita ay parang nagmamadali pa siya. Ang sa ngayon, si Mian hindi pa rin makapagsalita. Dahil ang kanyang dating asawang nagtaksil sa kanya, nasa harapan na nga niya ngayon. Pero para bang walang bahit ng pagsisisi. O hiyaman lamang.
Umalis na nga lamang itong si Larry nang hindi nagpapaalam. Ngayon, magkahalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Si Mian, galit at awa ang nararamdaman para kay Larry. Nung panahong ngayon, nagpa siya nga itong si Mian na ilihi muna sa kanyang mga anak ang tungkol sa pagbabalik ni Larry. Una, dahil ang kanyang bunsong anak ay abalang-abala dahil nga buntis ang kanyang asawa, samantalang si Jeff ay sobrang busy nga sa Dubai. Baka maya-maya, pag nalaman niya ang dahilan ng pag-iyak muli ng kanyang ina, ang pagdating ng kanilang problemang bit-bit ng kanyang ama, makauwi siya ng Pilipinas nang wala sa panahon, baka maapektuhan pa ang kanyang trabaho doon. Wala pang isang linggo, itong biyena naman niya ang biglang sumugod sa kanyang tahanan. Ang sabi nga nito, wala ka talagang kwenta mayaan eh. Wala ka nang kwentang manugang, ganyan ka pa. Anong klaseng asawa ka ni hindi mo inalak ng Diyos ang asawa mo? Noong palang alam ko na yung ugali mong yan. Napakadamot mo. Madamot ka, Mian. Sinasarili mo, sinosolo mo ang mga anak mo. Paano si Larry? Ha? Paano ang kanyang mga pangangailangan? Ama si Larry ng mga anak mo. Maaring nawala siya ng matagal na panahon sa inyo. Pero ang ama ay ama pa rin. Kailangan niyo siyang tulungan. Anong klaseng pamilya kayo? Kung sa bagay, ano nga bang aasahan sa iyo ng anak ko? Ngulat sa pool, ni hindi ka maganda. Hindi ka matalino. Wala kang kwentang asawa. How much more? Anong klase kang ina? Ang sabi naman ni Mian sa kanyang biyenan. Ano? Tapos na ba kayo sa inyong litanya? Nakakapagtaka naman yata. Inay, Biyernes pa lang, nagsesermo na kayo. Manang-mana sa inyong anak. Sa matagal na panahon. 5? 8? Mahigit 10 taon. Naghintay kami sa inyo. Umaasa kami sa inyo. Pero ni hindi kayo nakaalala. Pero ngayon, kung kausapin niyo ko't sigawan, para bang ang laki-laki ng utang na loob ko sa inyo. Ha? Huh? Ang tanda-tanda niyo na, wala pa rin kayong pinagbago. Gusto ko lang maging malinaw sa atin ng lahat, inay. Sa matagal na panahon, kayo mismo ang gumawa ng dahilan at paraan para kamuhian kayo ng mga anak ko. Maniwala kayo sa akin. Kung galit ko lamang ang pag-uusapan, hindi ko kayo mapapatawad. Pero sa awat paggalang ko sa inyo, utang na loob umalis na kayo. Dahil baka kung ano pang magawa ko. Utang na loob umalis na kayo. Yan ang sigaw ni Mian sa kanyang biyenan na halos mapaiyak na nga sa sobrang galit. Habang nakatingin kasi siya sa mata ng kanyang biyenan, bumabalik sa kanyang mga alaala kung paano siyang pinahirapan noon ng kanyang biyenan. Ang beses siyang pumunta sa bahay ng kanyang biyenan upang mangutang dahil nagkaroon ng karamdaman ng kanyang panganay. Pero naipiso, hindi siya binigyan. Ipinagdamot nila ang perang ipinapadala mismo ng kanyang asawa. Kung sa bagay, ang perang iyon ay hindi naman talaga para sa kanila. Ganun pa man, wala silang mga puso. Madaming nangyari sa loob ng mahigit 10 taon. Diyos lamang ang may alam kung paano silang nakasurvive. At ngayong maayos na ang buhay nila, bigla silang magpapakita ng ganoon. Kapal ng mga mukha nila, ang kakapal nila. Ang buong akala nga nitong si Mian ay umalis na ang kanyang biyenan. Hindi niya alam, kumuha lamang ito ng bato. Malaking bato at ibinato mismo. Sa kotse nga ng kanyang bunsong anak na nakaparada ngayon sa kanilang grahe. Siyempre, nagalit nga ito. Lumabas siya ng bahay at muling hinarap ang matanda. Nako, kung hindi dumating yung mga kapitbahay, malamang nagsabunutan na ang dalawa. At sa mata ng mga tao, itong si Mian pa. Ang kahiyahiya. Maya-maya pa'y dumating na ang bunsong anak nga ni Mian. Para maiwasan nga ang gulo,
Nagpa siya nga ang mga ito na dalihin sa Laguna itong si Mean kasama ang halos lahat ng kanilang mga gamit. Tulad ng sinabi ko nga sa inyo kanina, mayaman ang pamilya ng asawa ng bunsong anak ni Mean sa Laguna. Buhat noon, doon na nga siya nagstay sa Laguna. Ngayong alam na nga ng kanyang bunsong anak ang pagbabalik ni Larry, nais niya nga itong sugurin upang turuan ng leksyon. Pero pinipigilan lamang siya ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Kinausap ng bunsong anak ni Mean ang kanyang kuya Jeff. At ang kanyang kuya Jeff mismo ang gumawa ng paraan upang mahanap ang contact number ng kanyang ama. Ang totoo niyan, hindi siya nahirapan dahil ang mga ito mismo ang humahanap sa kanya. Isang gabi, tinawagan nga ni Jeff ang kanyang ama at ang sabi niya, "Aba, ikaw pala'y buhay pa." Pagkatapos na mga ginawa niyong kalokohan, may mukha ka pa palang ipapakita sa aking ina? Kapal ng mukha niya. At mukhang napag-alaman kung may karamdaman ka na. O ano ngayon? Bakit hindi ka alagaan ng asawa mong hilaw? Ha? Yung Amerikana? Huwag ka nang tumanggi, tay. Akala mo hindi ko nakikita? Ano bang akala mo sa akin, Mangmang? Akala mo ba talaga wala kaming alam tungkol sa'yo? Maliit lang ang mundo, tay. Maliit lang. Wala kang kaide-ideya? 3 taon na kitang binabantayan. 3 taon kung nalalaman yung mga ganap mo sa buhay mo. At alam na alam kong mapalit-palit ka ng asawa, di ba? Alam ko lahat yun. Pero wala akong ginawang paraan. Hinayaan kita kasi gusto mo yan, di ba? Tay? Nang bumalik ka ng Pilipinas, kung umasta ka, akala mo ba kami pa ang dapat mahiya sa'yo? Nang humarap ka sa inay, ni hindi ka humingi ng tawad sa kanya sa mga kalokohang ginawa mo. Ikaw pa ang may galang sumigaw sa mismong harap ng kanyang pamamahay? Tapos ngayon kailangan mo ng tulong namin. Bakit? Ha? Bakit? Walang-wala ka na? Kaya ngayon, nanlilimos ka ng pera mula sa amin? Tay, nakalimutan mo na ba? Iniwan mo kami sa ere. Halos masira ang buhay ni Bunso nang dahil sa'yo. Unti ka na kumapatigil sa pag-aaral ko dahil sa'yo. Halos mamatay sa kakatrabaho si inay dahil din sa'yo. Tapos bumabalik ka na para bang walang nangyari? Sa dami ng padala mong pera, wala kang naipon? Sa dami ng iyong pabagahe, halos buwan-buwan, halos taon-taon, nagawa mong mapagtapos ang iyong mga pamangkin. Diba? Umamin ka na. Pagdating sa ibang tao, masyado kang magaling, maparaang ka. Pero pagdating sa pamilya mong sarili, kulelat ka. Ikinahihiya kita kung tutuusin. Alam mo? Kung usapang pagpapatawad lang, hinding-hindi kita kayang patawarin. Hindi kahit kailan. Tumawag lang ako para malaman nyo na sa puntong ito, wala akong pakialam sa inyo. Ano mang mangyari sa inyo? Karma mo yun. Harapin mo mag-isa. Baka sakaling matuto ka. Subukan mong umiyak. Subukan mong magpakahirap. Baka sakaling maisip kong kaawaan ka. Pagkatapos noon, ibinaba na nga lamang ni Jeff ang telepono. Maaring huli na, subalit ngayon lamang nag-sink in dito sa kanyang ama ang lahat ng kanyang mga pagkukulang. Kalipas pa ang 1 linggo, nabalitaan na nga lamang itong si Mea na ang kanyang asawang si Larry ay rumatay na. Kasabay pa niyang ipinasok sa ospital ang kanyang sariling ina. Ang ipinagtataka nga ng mga tao, nang pumanaw ang dalawa, lahat ng hospital bills, bayad na. Maging ang kabaong na gagamitin sa kanilang katawan, bayad na rin. Lumalabas na nakiusap itong si Mean sa kanyang panganay na tulungan. Kahit sa huling pagkakataon,
ang kanyang lola at ang kanyang ama. Ngayong wala na ang kanyang ama at nakaburol na, nagpa siyang umuwi ng Pilipinas itong si Jeff. Nais nga raw niyang pumunta sa libing ng kanyang ama at ng kanyang lola. Bilang ito ang pakiusap sa kanya ng kanyang mahal na ina. Ipinagpa sa Diyos na nga lamang ni Jeff at ng kanyang kapatid ang lahat ng mangyayari sa buhay ng kanilang mga pinsan, sa buhay ng kanilang mga tiyo at tiya. Nagpa siya na nga lamang itong si Jeff na magstay sa Pilipinas kasama ang kanyang ina't kapatid, ang kanyang asawa at mga anak. Patuloy na pinagyabong ng Panginoon ang kanilang buhay. Si Mian, inaalagaan na lamang ang kanyang mga apo. At sa awa nga ng Diyos, mukhang ang kanyang mga manugang ay mabait naman. At least, hindi na nga mauulit pa kung ano man ang nangyari noon. Salamat sa Diyos. Dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Mga avid listeners, mga ka-Vonnie Malia, muli maraming salamat po. Shout out time mga ka-Vonnie Malia. Hello, Miss Elna De La Torre, Maria Teresita Torres, Erlinda Rodillas, Christina Laude, Alma Macabe, Yaya Ipulgo, Erlinda Claveria, at Wildcats Kuting. Hi, Trisha Jane, Evelyn Fulo, Juliet Panlilio, at Luz Villalbon. Last but not the least, hello po sa inyo, Miss Nelia Tijano, Mary Ann Riego, at Alice Azul, kasama sina Miss Isabel Corilan, Ida Cruz, Linda Hernandez, at Joseph Salinas. See you again next time mga ka-Vonnie Malia. Have a great day. Paalam po.